Maraming mga Pilipino na parang miyembro na ng kanilang pamilya ang pagtrato sa kanilang alagang hayop. Kaya naman parang tao na rin silang ituring hanggang sa kanilang pagkamatay. May ulat si Jillian Jeronimo. Itinuturing ng maraming Pilipino na bahagi ng pamilya ang mga alaga nilang hayop. Kaya si Alyssa binigyan na magandang pamamaalam ang kanyang asong si Spike sa pamamagitan ng aquamation. Isa itong uri ng environment-friendly cremation dahil gamit nito ay tubig na pinakuluan at may halong alkali sa halip na apoy. Marami ng fur parents ang nagpa-cremate o di kaya'y nagpalibing ng kanilang mga alaga sa pet aftercare service na ito sa Quezon City. Sa halagang 5,000 piso, maiuuwi nila ang paw print, hair sample at abo ng kanilang alaga matapos itong i-cremate. Libre na rin ang gamit ng kanilang chapel bilang huling pamamaalam. Ang burial service naman ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos pero nasa pribadong lote ang libingan at hindi na maaaring mabisita. Ayon sa staff na si Sara de la Cruz, mas patok sa kanila ang cremation kumpara sa pagpapalibing. Remembrance po, nakakasama pa rin nila yung pets nila. Dati na rin nag-aalok ng libing ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS pero natigil na ito dahil puno na ang kanilang libingan. Gayunpaman, nananatiling bukas ang memorial wall sa PAWS Animal Rehabilitation Center. Ang kagandahan po is nakikita natin na nailibing sila ng maayos. And then, pag ganitong may mga occasion, madadalaw natin anytime at nakikita po natin sila. Para naman sa mga gustong dumalaw sa memorial wall ngayong Undas, bukas ito hanggang November 5 mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. Jillian Jeronimo, para sa Bayan.